I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, marami pong nagsabi sa akin kung ano daw yung, bakit wala daw ako content tungkol dito sa secret agreement. Mayroon po guys, pero very basic lang yun kasi ang importante kasi dito, ang ginagawa ko yung pinaka-highlight na talagang yung katotohanan na mayroon naman talaga, no? So, siyempre, lahat naman ng content ko pagdating dito sa mga ganitong medyo masila na usapin, kailangan may source ka dyan, mga kababayan. Hindi lang kasi po madali na mag-content ka tungkol sa mga issue na lalo't very importante sa larangan po ng pag-aari ng Pilipinas, medyo kailangan mo pag-aralan po yan. Now, dahil dito sa secret agreement, nag-viral ito mga kababayan. Ang Pangulong Marcos Jr., ika nga, nakarating po sa kanya yan. So, mayroon tayong in-upload na video, no? So, sabi niya nga, bakit kailangan ni isikreto, bakit hindi ipaalam sa mamayang Pilipino kung talagang mayroon man. At sinabi niya rin po mga kababayan, wala naman record, no? Yung secret agreement ni Digong at saka ni Chi. So, kailangan daw niya nakausapin ang ambasador po ng China, si Wang Xinglian, no? Para alamin tungkol dito sa issue na ito. Now, yan yung sinabi niya po mga kababayan nung tumulak siya sa papuntang Amerika, no? So, dahil dito, nung habang nasa Amerika mga kababayan, mayroon po siyang another statement regarding this secret gentleman agreement ni Digong, no? So, dahil dito mga kababayan, i-upload po natin yan, no? Para makita nyo. Ngayon, the secret agreement, gentlemanly or otherwise, we were not informed about it. So, can you please? I ask members of the all our media. Can you go to the former officials in the Duterte administration and ask them who were the cabinet secretaries? Who knows about this? What was the process that happened? Paano nangyari ito? Kung talagang nangyari? Sa atin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Number one. Okay, that's why I say the first question that I have is clear. So, now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sunod-sunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman yung secret agreement na yan? Ang pangatlo, bakit secret? Pagkailangan masagot natin yung tatlong yan, pagiging mas maliwanag yung issue. Dahil dito sa secret agreement na ito, nag-viral ito, medyo masasabi natin, kung ito ay totoo mga kababayan, betrayal po ito at against ito sa batas ng Pilipinas. Ang tanong, kung totoo bakit ito ginawa ni Digong? Ano po ang purpose? Ano po ang kadahilanan? Iyon po ang malaking katanungan. Even si Pangulong Marcos Jr., ano ang nangyari? Sabi niya. Now, mga kababayan, so marami pong mga issue tungkol dito. Maraming tao ang na-involve na nagsasalita na baka nga totoo. O, yun ang katotohanan, mga kababayan. So, ang ginawa dito ng ating mga Marcos Loyalist Vloggers, talagang kinuntet nila ito mga bes. Ang unang talagang nagsiwalat ito, no? Dahil dito kasi madaldal itong isang attorney mga kababayan, si Attorney Puke, na siya mismo
hindi natin alam kung nadulas or sadyang sinabi niya yung totoo, no? Na mayroon talagang secret agreement. Yan si Attorney Poke. Hmm? Ngayon, kalaunan, medyo inilihis niya na naman yung sinasabi niya. Hmm. Pero, nasabi niya po yung una. Kumbaga, bistado na po siya doon. Mm-hmm. So, dahil dyan, mga kababayan, nagkaroon po ng ano to eh, no? Nagkaroon po ng sagutan ito si Attorney Pomelo. Mm. Na sinasabi ni Attorney Pomelo, mga kababayan, na wala daw secret agreement. Pero wag kayo, guys. Mayroon po akong ipakita na video. Ito. Mm-hmm. So, sir, in short, what we want is for the Philippines and China to fish or exploit the country's EEZ peacefully, as we want to protect the lives of Filipino fishermen. Yes, of course. We want peace in that region. We don't want our countrymen who are fishing there to be subject of any assault. And we should injury, be fine of anything that is contrary to basic decency. And we should be fine with the Chinese presence in our EEZ in that respect. We should what? We should be fine with China. Define? We should be fine with Chinese fishermen exploiting our EEZ. Well, that's part of the agreement of the president. In order not to trigger any armed conflict between the two sides. Okay, that's the whole point, sir. Thank you, sir. Okay, may follow-up. Jenaline Kabiling, microphone, please, alikod din eh. And by the way, with respect to the agreement, remember you were saying if there is a formal agreement, and I said it's a verbal agreement, but don't forget that bilateral meaning meetings are recorded. So we have a record of that agreement. If you look at the transcript, and at the same time we said it is not also true that the president did not make known of that agreement, because the Secretary of Foreign Affairs made certain announcement with respect to that, relative to the fishing in the Scarborough affair. And I remember also, and I'd like to look at the transcript during our previous press briefings, I also mentioned about that there was talk between China and the Philippines with respect to that. That is why we are not being disturbed anymore. Kasi itong press briefing ni Attorney Pomelo noong 2019 ito, oo. Ito po guys, sinabi niya na may agreement recorded pa. Correct me if I'm wrong kung tama yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. Ah. Mm. Naisip ko ito dahil nakita ko sa isang posting, no? So ni-record ko po 'yan. Ngayon, kayo na po ang bahalang humusga dito sa sinabi ni Attorney Pomelo nung panahon na siya po ang spokesperson ni Duterte. Oh, di ba? Ano po ang kapalagayan niyo dito sa sinabi ni Pomelo? Marami po ang nagko-comment na sinasabi, huli ka ngayon, balbon. Oh, akala ko ba walang secret agreement? Di, wow. So dahil diyan mga kababayan, ito basahin po natin. No? Basahin po natin. At syempre guys, para malaman po natin. Mm-hmm. Ito po yung sinabi ni Digong, okay? So yun mga kababayan, kung nakikita niyo dito, sabi ng Impact Leadership to guys. Oh. Ang sinabi po dito, no? Ayan, oh. Hindi ako ganoon kagago. Former President Rodrigo Duterte clarifies that supposed gentleman agreement he made with the Chinese President Xi Jinping regards the West Philippine Sea, claiming he did not concede. Ha? Hindi niya inamin any Philippines territory to China during his term. Ayan, no? Aside from the fact of having a handshake with the President Xi Jinping, that only thing I remember was status quo. Mm-hmm. That's the words na walang galawan.
No movement, no armed patrols there. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo yan. Ang naalala ko, I do not even know the Ayungin Shoal. Hindi niya alam ang Ayungin Shoal? Wow, grabe. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Oh, kung mayroong agreement siguro, yung pakiusap niya na kailangan na to keep peace in the South China Sea. At China Sea, yan sinabi. Pero mga kababayan, kung talagang isipin nyo yung sinasabi ni dating Pangulong Digong dito, eh medyo may pagka-denial dito guys eh. O bakit? Kasi po, kaya kung nasabi po may pagka-denial dito, eh si Attorney Roque na po ang nagsabi na mayroon agreement. At especially, yun sa sinabi ni Attorney Pumilo, mga kababayan. So dahil dito nga, 'di ba? Nag-react talaga si Pangulong Marcos Jr. Sa mga nagsabi kung ano daw ang masabi ko dito. Ito na po 'yun, no. Very ano lang, simple po ang ginagawa ko dito para para may pakita sa inyo na talagang concerned din ako siyempre dito sa issue na ito. Aba eh, sabi po ng ibang mambabatas, kailangan imbestigahin po 'yan soon as possible. Ha? So mga kababayan, hihintayin din po natin yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kausapin niya si Ambassador ng Silian Wang, no? Tama ba? Tungkol dito sa issue na ito. Pero wag kayo, mga kababayan. Nagsalita ang China. Mismo na po ang China ang naglaglag sa dating Pangulong Duterte. Ayan po ang mahirap eh. Yan ang hirap eh. Ito kasi si Digong, mga kababayan, hindi mo alam ang kanyang mga pinagsasabi. Ano ito eh? Baka bukas, iba na naman yung sasabihin niya. Baka another day, sasabihin niya, oo, mayroon kami agreement. Naklang kwago kayo talaga. Kaya ako, wala na akong tiwala dito kay Digong, mga bes, ha? Ito pang sinabi ng spokesperson ng China. Ito, mga kababayan, nakita nyo ito? Oh, yan. The gentleman agreement is under the 30 administration. Very simple lang ang sinabi dito, guys. Pero, ayan po ang totoo. O, China's Foreign Ministry, April 11, 2024. Ay, kaloka kayo. O, ito pa. Sabi po ng PDP, former President Rodrigo Duterte has denied the gentleman agreement between the Philippines and China on the Western Philippine Sea during his term. Ayan po ang sinasabi natin, mga kababayan eh. China, mismo China na naglaglag sa kanya. O, ano ang tanong natin? Ano ngayon ang gagawin ni Digong? I-deny niya pa ba? O, hintayin na talagang imbestigahin ng pamahalaan itong issue na ito. What if ang China mismo, mga kababayan, ang pumunta sa Pangulong Marcos Jr. na talagang face to face na sasabihin na talagang mayroong gentleman agreement ang Duterte administration between us, halimbawa between the China. Nako. O halimbawa ayan, pag pumunta mismo ang isa sa mga government official ng China kay Pangulong Marcos Jr., sabihin na ganun na mayroon talagang kasunduan si Digong. O, 'di ba? Sa China. So, dito niya lang guys, common sense na lang mga kababayan. Ito, uulitin ko. Bakit po tayo hinaharas ng China kung walang kadahilanan? Diba? Dahil kung walang kadahilanan, wala po silang, hindi po natural, siyempre mga kababayan, wala silang reason para tayo harasin. Kasi wala talaga eh. Walang kasunduan. Pero dahil nakikita natin sa pangaharas nila paulit-ulit, ibig sabihin may totoong kadahilanan. Doon pa lang magtataka na po kayo. Kaya ngayon lumabas na ang katotohanan, di ba? The gentleman agreement is under the 30 administration. Di wow. ngayon, di mismo China ang naglaglag kay Digong. Anong kapalagayan nyo? Tama ba ako? Nako. Ito pa.
and News Media. Sino ang nagsisinungaling? On Monday, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panilo denied the gentleman agreement between former President Rodrigo Duterte and China President Xi Jinping, discounted the claims of former President Folk Person Rahari Roque. O ayan, oh. O the gentleman agreement is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea. Gay. O ito kay Panilo, ha? Oh. Kausap ko si dating President Duterte and he categorically said that there was no agreement, gentlemen, or otherwise, gawa-gawa lang yan ng nagkakalat. Nagsisinungaling dito si Pumuelo. O, napanood nyo yung video niya, di ba? Siya na po ang mismo nagsabi na mayroon talagang agreement. Yung press conference niya nung FC, I have not entered into any gentleman's agreement whatever so whatsoever period, sabi ni Digong. Ngayon sino po ang nagsisinungaling? Ngayon lumalabas ang katotohanan. Ang akala kasi itong mga to, ha? Bubo kasi ang akala kasi itong mga to, baka BOBO yung nakaupo ngayon. Yung doon po kayo nagkakamali. Bakit? Yung nakaupo ngayon sa Malacañang Mayag Balls. Bakit? Eh pinaglalaban niya ang pag-aari ng Pilipinas, ang sakop ng Pilipinas, mga kababayan. Yan ang totoong presidente, Mayag Balls. Hindi lang yan, mga kababayan. Ang problema dito kasi kay Digong, pinabayaan niya, masyadong maluwag ang kamay niya sa China nung that time na namuno siya. Pinayagan niya na mangingisda ang mga Chinese dyan sa Ayungin Shoal. Alam nyo ba, nung during his term, halos dumibli ang presyo ng galunggong? Kasi kasalanan niya yun eh. Paano ba naman, mga kababayan, during the Duterte administration, nag-import tayo ng galunggong sa China? Ito naman si China, ang mga galunggong na ini-import ng Pilipinas ay galing mismo sa teritoryo natin. Ngayon, ngayon, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Yan ang kagagawa ni Digong nyo. Dahil pinayagan niya yan mismo, ang China, na makapaglayag at mangingisda dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa Western Philippine Sea. Nag-i-import tayo ng isda, sarili natin, ini-import natin. Galing mismo sa teritoryo natin. Nag-i-import tayo ng isda sa China. Yung mga isda na yan na galunggong, galing mismo dyan sa teritoryo natin. Kundi ka ba naman idiot? Diba? Alam niyo kung ano nagsabi niyan? Si dating Supreme Court Justice Carpio. Alam niyo, ako, hindi ko talaga fans yan, si Carpio. Pero, yung knowledge niya tungkol dyan sa mga issue dyan sa Western Philippines, nako, malawak ang kanyang kalaman, mga kababayan. Yun ang problema kay Digong. Tapos sasabihin niya, tapos itong mga followers niya, the best president ko, no? Tapos 2028, ang anak niya magiging presidency. Oy, nick-nick niyo, titingnan na lang natin kung baka pasok yan. Ngayon pa lang, mamamayang Pilipino, the Republic of the Philippines. Nako, delikado tayo pag nagiging pangulo yun. Kaya pala ang kadahilanan kung bakit nila binabanatan si Pangulong Marcos Jr. Gusto nila pababae, no? Tingnan nyo, yung rally nila ngayon na naman dyan, resign BBM. Kasi gusto nila paupuin yan si Garutay. Pag nakaupo yan, mahihinto ang issue dyan sa secret agreement na yan. At para mapagtakpan yung mga anomalya na ginagawa ng kanyang ama. Diba? Ngayon, nabunyag na dahil mismo China ang naglaglag sa kanya. Masyado kasi ito si Digong nagtitiwala sa China. Di ba mga kababayan? Hindi niya alam, tuso ito. Tuso ito si Chikwa. Di ginawa siyang uto-uto. Biro mo, pinayagan niya maglayag ang mga China dyan na mangingisda. Nag-i-import tayo sa sarili nating isda. Hindi kayo nanoka. Yan, mga kababayan. Alam mo, ito guys, itong video na ito, talagang iniisa-isa ko yung mga nakikita ko. Diba? Ito pa.
Tingnan nyo mga kababayan, ang sinabi ni Liberal Party, si Representative Edsel Lagman. Alam nyo, kahit mga dilawan ito, mga kababayan, pero pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, may pakialam sila. Sa totoo lang, no? O tingnan nyo, we all know naman, this, you know, they are anti-Marcos. But, siyempre guys, dahil nakikita nila yung galaw ng Pangulo ngayon, ay maganda ang pagpapatakbo niya sa Pilipinas. Yung ibang dilawan ay talagang sinusuporta. Han, si Pangulong Marcos Jr. Nandiyan na po si dating Supreme Court Justice, Carpio. Dilawan po yan. Pero ngayon, tingnan mo, very ano siya. At masaya siya, nakita niya yung foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. at pinaglaban niya ang Western Philippine Sea. Humahanga sila talaga sa kanya. Ngayon, sinabi, there can be no gentleman's agreement with a chronic aggressor like China in the Pacific Islands. I agree, sabi. With the President Marcos Jr., that the former President Duterte unilateral and a surreptitious agreement with China, principal official is a grave mistake and indeed compromises. Philippine sovereignty, this has no binding effect. Sabi. No guys, ha? Mga kababayan, no? Ipapakita ko sa inyo lahat yan, no? Pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo, agreement ng Pilipinas at ng China, sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte, tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Kasi nga, diba guys, bawal nga magsabi po daw si secret deal agreement na yan na allowed ang Pilipinas pumunta doon para lang maghatid ng pagkain lang, pero bawal ang materials. Diba? Yan ang sinabi ni Attorney Puke. Pero ang reklamo ng China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan noong nakaraan. Ayan. Diba? Di kayo naloka. So, doon pa lang, mga kababayan, kung pagkain lang po ang allowed na ipadala doon sa Sierra Madre, bakit pagkain, hindi pwedeng materials? Kasi bawal ang materials sa magdala doon . Yan ang sinabi ng China. Now, common sense na lang. Doon pa lang, magtataka na kayo. Bakit ipinagbawal ng China na magdala ng materials na supposed to be kailangan natin ng materials para gawin or i-rehab ito si Sierra Madre? Pero ayaw ng China. Anong dahilan? Yun ang tanong. Diba? Yun ang tanong . Bakit pagkain lang ang allow? So bakit sabi nung spokesperson na kailangan tanggalin ang Sierra Madre doon? Mga kababayan, yan ang sinasabi ko . So, ibig sabihin, talagang mayroon secret agreement talaga. Sabi ni Trillanes, ayan . Inamin ni Roque na si Duterte ang may deal with China, sa Western Philippine Sea. China na rin ang nauna na nagsabi na may agreement sila with Duterte na hindi ay ayusin ang BRP Sierra Madre, dami nyo talagang nabudol. Sabi ni Trililing yan, guys. This person, they are, actually, guys, anti-Marcos. Pero as of now, sa issue ng secret gentleman agreement, may pakialam sila. Because, teritoryo ng Pilipinas, lahat tayo dapat may pakialam. Ano mang klaseng kulay ka, dapat mo ipaglaban ang sarili mong teritoryo. Soberin niya ng bansa yan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Napaka-agresibo ang China tungkol dito sa Ayungin Shore na yan, sa Western Philippine Sea. Kasi mga kababayan, malaki po ang kayamanan na para sa atin ang nakukuha dyan, especially ang gas at mga malalaking isda. Yan ang gusto ng China na talagang i-occupy ang Ayungin Shore na mapasakan nila. Ngayon, dito natin malalaman kung ano magiging hakbang na gagawin ng current president. Pero nakikita natin guys, ang kanyang porsigido na ipaglaban niya talaga. Kaya ito naman si Digong, galit na galit sa kanya. Ang tanong, anong dahilan naman ito si Digong kung bakit pinagmumura pa si Pangulong Marcos Jr.? Wala namang dahilan, walang basihan. Di kayo naloka.
Talagang sinisiraan niya si Pangulong Marcos Jr. eh. Pinagmumura niya. Hindi na tayo nagtataka kasi pati si Barack Obama nga pinagmumura niya eh. Kaya hindi siya welcome sa Amerika eh. O yan no, rookie, sabi ni Dilima. Rookie's revelation that Duterte had a gentleman agreement with Xi Jinping not to repair BRP Sierra Madre 2 years after leaving Malacanang. Mm-hmm. Only show the duplicity of the first administration because of the fact that the agreement was kept secret from the public. Yan din pong sinabi ni Pangulong Marcos Jr., right? Bakit kailangan ni secret yan? Hindi ipaalam sa mamayang Pilipino. Ang tanong ko naman mga kababayan, sa panahon ni Pangulong dating Rodrigo Duterte, hindi ba alam ba ng Congress ito? Hindi ba alam ng Senado? Well guys, sa bagay, secret nga eh. Kaya wala silang alam. Pati sila siguro nagtataka. Pwede kayo naloka. So yan, no? Mga dilaw yan. Pero huwag kayo. May concern sila sa kanilang bansa. Malaki kasi ang kayamanan na makukuha ng China. Mga kababayan, kailangan natin ipaglaban kasi teritoryo natin yan at hindi natin pwedeng ibigay sa iba. Naku, yung gas na talagang kailangan natin dyan sa Western Philippines, malaki po ang maitutulong sa atin. Kailangan, alam nyo, alam na alam ng Pangulong Marcos Jr., kaya pinaglaban niya. Kasi yung kayamanan dyan, mga kababayan, dyan tayo dumidipindi. Kailangan natin din suportahan ng Pangulo pagdating dito. Kaya nga in-spread natin yung mga ganitong klaseng issue, di kayo naloka. So, ito pa. Ito mga kababayan, ito pa, who is lying, Duterte or China, regarding the existence of the continuous agreement. It's crucial to ascertain the truth. It's indeed the Duterte administration struck such a deal with China. Sabi ni Representative Jeb ng Chungkon, House Representative Majority Leader, seeking an investigation on the gentleman agreement between former President Rodrigo Duterte and China, April 14. Ayan, guys, ha. Now, ang sa akin naman dito, sabi niya, who is lying? Duterte or China? Natural, mga kababayan, itong China, sabi ko nga, kung isa sa mga, kung mga ibang official government, mga government official ng China at pumunta kay Pangulong Marcos Jr. at ipakita yung secret agreement na mga papel, like for example lang, wala na. Paktay ngayon si Digong. Betrayal yan. Kailangan. Guys, malalagay sa dapat. Kaya nga, dapat imbestigahan at hindi natin kung ano ang gagawin. No? So, dahil dito, mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Ako? Well, bahala na po ang pamahalaan dyan kung ano ang magiging hakbang nila. Sabi po ng Impact Leadership. The Chinese Embassy in the Philippines says China and the Philippines reached a gentleman agreement during the administration of former President Rodrigo Duterte to manage the Ayungin Shoal situation. Agree. According to the embassy spokesperson, the agreement was initially adhered to even at the start of the current administration. However, since February 2023, the Philippines allegedly ceased to acknowledge the agreement existence and has been accused of instigating incidents leading to ongoing volatility in Ayungin Shoal over the past years. Agoy. During the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman agreement which had effectively helped maintain to overall peace and stability at 390. Good. Spokesperson of the Chinese Embassy in the Philippines. Good. What do yung mga ano comment nila? This why I will never admire the Duterte's in the South. They have done more harm than good in this country. Both could come up with alibis just to justify this anomalous agreement. Isama yung supporters ni Tatay. Makapili kapansanan ang pagiging DDS. Agoy. Best president ever. Agoy. Akala ko beast. The agreement happened undocumented. Diba? Siyempre nga, sikreto nga eh. Hindi pinaalam sa taong bayan. Yan ang katarantaduhan na agreement. Magoy.
Kawawang Pilipinas, divide and conquer, ginagawa nitong China. Mm-hmm. Only a weak leader can cede his territory despite having won the arbitration, and China has no right to make terms. Eh, di ba guys, panalo tayo sa UNCLOS 2016. Pero what happened? Hindi kinukonsider ng China yun. Ang tanong, bakit? Ano nangyari? Bakit hindi ipaglaban to ni Digong yung pagkapanalo ng Pilipinas? Yun ang tanong. Bakit hindi pinaglaban? Di kaya tinuluyan niya na? Baka naman kumita siya ng pera dyan. Ayun lang, kaisipan ko lamang. I have a right to think that. Okay? Gentlemen agreements pala between the two. Eh di habulin ni Singh yung tuta niya, di kami kasali dyan sa usapang lasing na yan. Agoy. Duta iligasi, kaya pala no comment. In which PH is on the losing end, agay. Mangmang na lang bubuto sa mga dutae, agay. Pwe, kaya pala no comment si Inday. The real Duterte legacy, taksil sa bayan, nabudol tayo, majitski daw, agay, agay. Ka-peaceful, haha, peace only for China. Mm-hmm. See, ngayon guys, sino po magsasuffer sa sitwasyon na ganyan? Pwede ang mamayang Pilipino. Oh, pero ang sisi nila kay Pangulong Marcos Jr. Bakit daw pumunta sa Amerika? Nakipag-join trilateral meetings sa Amerika. Yun ba ang hakbang para if ever na gigranted China para tutulungan tayo ng US? Para ang dating, maglikha ng gulo. Ipapahamak daw ang mamayang Pilipino. Biro nyo yung mga utak nila. Kasalanan ng Didigong, tapos ngayon ibibinta kay Pangulong Marcos Jr. What the heck? Sino ba kasi nagsabi na gera ang pupuntahan ni... Kaya pumunta si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika para gera, ganun? Doon kayo ko nagkamali. Hindi, yun ang punta niya. Natural, isa na doon pag-usapan. If ever naman, like for example, paulanan tayo ng bala. Natural, siyempre, tutulong din mga yan. Hindi lang sila, maraming bansa kasi mabait ang Pangulo na ito eh. Ha? Tutulungan tayo. Pero hindi naman mangyari yun. Katakot ba naman ng China, mga kababayan, ha? Hindi nila magawa yan. At saka walang gera. At hindi yun ang inisip ni Pangulong Marcos Jr. Kapayapaan pa din. Hanggat maari, diplomatic protest at marami pang paraan ang kanyang ginagawa hanggang magiging magtagumpay siya. Believe me or not, guys, ang Panginoon ay kay Pangulong Marcos Jr., ginagabayan siya. Kasi mabait itong Pangulo eh. Hindi marunong makipag-away. Hindi marunong magmura. Kaya pibor ang Panginoon sa kanya. Di ba? Tingnan nyo kung paano siya binalahura ng mga Duterte supporters at yan si Digong. Tingnan nyo. Of course, guys, ang Panginoon, nakikita niya yan. Ano ang gagawin ng Panginoon ngayon? Siyempre, bibigyan niya ng much more blessing si Pangulong Marcos Jr. At hindi niya papagtatagumpayan yung mga black propaganda ng mga salot sa lipunan. Di ba? So yan, mga kababayan, ang aking ma-share lang sa inyo kasi na-request ito. Kung ano naman sasabi ko sa gentleman agreement, pinag-isipan ko ito 2 days. Kaya yung mga pinakita ko sa inyo, kaya, yan po ang katibayan. Pero ang higit sa lahat, ang masasabi ko lang dito, to do deny sila ng deny, yun pala, totoo. Doon pa lang, bumabase kayo doon sa interview kay Panilo nung April 19 ba yan? Di ba? Yan pa lang eh. At panoorin nyo guys. Siyempre, napanood nyo yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Di ba interview niya tungkol dito sa agreement na yan? But anyway, kayo na pong bahalang musga, mga babayan. Bahala na po kayo. Kailangan pagtatanggol natin yung sariling atin at ipagtanggol ang Pangulong Marcos Jr. Mm-hmm. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus. God bless Philippines. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Pag-inggit, pikit. Bakit? Nga.